Ano yung title natin ngayon? Senador or bakit? Yan. Bakit si Senador Robin Padilla ay nagagalit? Galit na talaga. Galit ang bagong senador, top-notcher ng mga senador, chairman ng mga matinding komite, constitutional amendment. Committee on Constitutional Amendment po yung kanyang komiteng hawak. Yan ang babalangkas ng ating saligang batas. 1987 Constitution na napaka-controversial dahil ito ay minadaling batas noong 1986 after noong EDSA 1. Hindi ba? So maraming butas, marami. Ngayon, sa nakita ko sa mga hearing, yung mag-asawa lang Christian at Winnie Monsot ang tumututuli. Sabi nga nila, hindi batas ang problema, yung nagpapatupad ng batas. Maganda raw sa demokrasya at sa ekonomiya itong batas nito. Pero luma na nga, parang absolute na. Isipin mo naman, 35 years old or 34 years old na. Ang ilang taong, 35 years old. So marami, ibang iba na, hindi na makasabay sa pangangailangan ng ating bansa. Yun po yun. Hindi na makasabay sa pangangailangan ng bansa, sa technology, sa ekonomiya, sa kultura, at maraming aspeto, hindi na nakakasabay ang ating 1987 Constitution. Kaya siguro panahon na. Pero nagagalit na si Senador eh. Ito, alam niyo bakit? Chairman siya ng committee, natural siya ang mag-iimbita sa mga pwedeng maging resource person. Yung pagkukuna ng idea, suggestion, opinion, at kung ano man, sa iso ng pagbabago ng saligang batas. Yun po yung trabaho ng chairman ng committee. Siya yung mag-iimbita, yung kanyang mga staff ang mag-iimbita ng mga iba-ibang sektor tungkol sa kung anong topic at pag-uusapan talaga. Lalo na saligang batas, lahat yan. Hindi lang pribadong sektor, hindi lang kung sino, pati ang taga-gobyerno kasi kailangan niya na sama-samang kikilos para kung gusto natin baguhin. At tatlo ho yung pamamaraan para baguhin yan. CONAS, CONCON, or People's Initiative. Eh, hindi pa nga ho maabot dun eh. Kumukuha lang pa lang siya ng mga opinion, statement ng lahat ng sektor para bago siya mag-opisyal, magsimula kung anong maganda na dapat gawin, eh hindi na rin sumisipot yung iba. Pero Senador, ganito ha, pasintabi na, kasi bago ka, no? Bago ka, Senador, huwag mong mamasamayin itong aking sasabihin. Tara lang, para makatulong sa'yo, baka hindi na-advise sa'yo ng mga tao mo. Ganyan talaga ang buhay sa politika. Hindi lahat ng oras, pagkakataon, pag gusto mo, mangyayari. Kahit senador ka pa, kahit niyang pangulo eh. Kahit gusto ng pangulo, overnight o isang linggo, magkaroon ng pagbabago, hindi mangyayari yun, mahirap gawin yun. So ang senador, pag naging chairman ng komite, ang mababatas, pag mayroong gustong gawin, natural, susulat ka, yun ang protocol eh. Proseso, susulat ka sa mga gusto mong imbitahan, then tingnan mo kung anong reply. Pagka sila hindi dumating at nagpaliwanag kung bakit sila hindi dumating, dapat irespeto mo yun. Eh kaso, sumulat naman sa'yo dahil may mga dahilan na kung bakit hindi nakarating, katulad ng taga na NEDA, tanong mo sa mga kapwa mo, senador dyan, ng mga veterano, nangyayari talaga, pag nag-imbita ka, merong hindi darating sa maraming dahilan. Dapat eh ating irespeto yun. Hindi naman pwedeng nag-imbita ka dahil senador ka, dahil chairman ka, kailangan dumating ka ko, kailangan nandun ako, hindi pwedeng wala. Aba, hindi yun. Conforme yan sa schedule ko. Conforme rin yan sa aking desisyon. Yung pag-decide ko kung alin ang uunahin ko, exclusive sa tao yan eh. Exclusive yan doon sa opisyal na iniimbitahan mo. Paano kung dumating yung invitation mo sa kanya, ang dami niyang schedule? Na nauna, na importante rin. Wala namang schedule na hindi gaano importante. Lahat yan importante, conforme sa inyong pananaw. So dapat yon unawain din. Unang-una, nakakadalawang araw pa lang yata o pangatlong hearing yan eh. Eh talagang ganun. Kasi pag sumulat ka sa isang tao, pribado man o taga-gobyerno, invitation yun sa'yo eh. Pag ikaw ay nag-imbita, pasalamat ka kung tinanggap ang invitation mo. Pag hindi tinanggap yung invitation mo, pasalamat ka rin. Dahil may dahilan nyo kung bakit hindi tinanggap. Pero hindi ibig sabihin, pinadala mo yung invitation mo, aba, kailangan dumating ka. Kailangan dumating kayo. Dahil may invitation ako sa inyo. Hindi ganon. Demokrasya tayo. Pangalawa, parliament, anong tawag dito? Yan po ay courtesy. Yan po ay proseso eh. Di ba? Inuulit ko, hindi ko sinasabing mali
si Senator Robin Padilla. Ang sinasabi ko lang dito ay sana kanyang malaman na ganun talaga ang buhay. Kasi siguro nung ikaw ay nasa showbiz pa, ulit, nung ikaw ay dahil sikat kang artista, siguro ganun din. Nung ikaw ay pagka inimbitahan ka ng isang producer na ikaw maging bida rito, di ba? Hindi mo naman kagad tatanggapin. Eh. Sasabi, marami ka rin aaralin. Eh. Maaaring sabihin mo, hindi ko kayang tanggapin niya kasi meron ako ibang ginagawa. O hindi ko kayang tanggapin niya kasi hindi bagay sa akin niya. Di ba ganun? O hindi ko kayang tanggapin niya ngayon dahil busy ako, baka next month, next year, baka pwede naman ganun. Ganun din po sa politika. Ganun din po sa kung ano man ang inyong ginagalawan. Lalo public servant, elected senator, chairman ka ng komite. So, baka kulang ka sa advice ng mga tao mo. Kaya naman mga nakapaligid kay Senator Padilla, sabihan nyo yung boss nyo. Boss, ganito ho talaga yan. Hindi ho maiwasan yan. Kayaan nyo, susulatan ulit natin sa susunod. Tingnan natin kung anong paliwanag. Hindi ho natin talaga sila pwedeng persahin. Ngayon, kung walang explanation, doon sa ating invitation, doon tayo pwede hong magalit. Doon ho tayo pwede magtaka bakit walang coordination. Eh, dapat ganun. Eh kanina sabi niya eh. Eh akala ko ba kakampi natin sila? Akala ko ba kakampi natin ng executive at ayaw makipag-coordinate sa atin? Aba, may conclusion ka agad ganun. Eh, teka muna. Relax lang, kuya. Hindi ko naman ho, hindi ako nagmamagaling pa yung pagrespeto ko rin sa iyo, Senador, dahil ikaw ay Senador, ikaw ay isang kilalang tao. Eh, so, baka hindi in-advise sa iyo ng mga tao. Ako, hindi naman ako nakikialam, pero advice lang yan. Kung maniwala ka sa akin, salamat. Kung hindi, salamat din. Basta yun ang aking paniniwala. Ang aking opinion at suggestion, di ganun ang dapat gawin ng isang Senador. Hindi lang po Senador, kahit sino sa atin, sa mundong ating ginagalawan. Pribadong mamamayan o government official ka, ganun dapat. Kung valid ang mga reason sa mga iniimbitahang tao, tanggapin natin. Kung hindi sumagot sa inyong mga sa inyong invitation, eh di sa kanyang paghahanapan, eh may sagot naman eh, na hindi sila pwede. Kasi nga, siguro may mga maraming ginagawa. Busy sila lahat. Huwag natin persahin. Hinahinay lang, lalo na kung sali ng batas ang pinag-uusapan. Hindi ibig sabihin hindi dumalo ay hindi interesado. Hindi ibig sabihin hindi dumalo ay ayaw makipag-coordinate sa inyo. Foul naman po yun. Huwag naman. Nasa demokraso tayo. May demokrasya ang bansa at saka unawain din natin ang lahat. Hindi ako tagapagtanggol ng Malacañang. Sinasabi ko lang, yung protocol, tamang proseso, huwag nating biglain sa pamagitan po ng dahil senador ka, dahil chairman ka, gagawin mo kagad ang maaaring nakakababa sa'yo. Hindi naman tama siguro. Anyway, sige. Senador, saludo ko sa iyo. Pero nakikita naman namin, nagtatrabaho ka. Good luck. Maganda yung galawan mo sa ngayon. At tis-tis lang. Kaya mo't mararating din ang gusto mo. Nabaguhin ang ating saligang batas. Dahil ako mismo, Senador Padilla, sir, ako mismo, pabor din ako sa ginagawa mo, nabaguhin ang saligang batas dahil talagang para sa akin, ang daming butas niya.